Kamusta ka, barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isa na naman Minecraft video. At itong Minecraft video ito, mga kabarkada, ay Sky Drops. Kung hindi mo pa napapanood yung episode 1, nandyan yung link sa baba, mga kabarkada. Panoorin mo na yan, i-hit mo na rin yung subscribe button at yung notification bell. Timelapse! So yan kabarkada, tapos na yung ating platform. Dito natin ilalagay yung bahay natin. So yung iba pa mga flat yung ibang pang mga platform na gusto kong gawin, mga kabarkada, ay isang platform para ilagay doon lahat ng blocks na meron dito sa Skydrops. Kumbaga parang nangongolekta tayo ng lahat ng block, tapos i-display natin yun na parang museum. So kada isang, galibawa ganitong block, may nakalagay na block dyan, tsaka mga sapling, mga flowers. At ang aim natin, makolekt natin lahat. Tapos isa pang ano dito, isa pang island dito, ilalagay natin yung mob farm doon. Tapos yung iba pang mga island, ilalagay natin yung farm natin. Marami tayong gagawing island dito, as in gagawin talaga natin lahat ng mga islands. So itong mga islands na to, ito yung mga base ko dati. Ganito din kasi yung mga islands ko pabilog dati. So gagawin ulit natin siya dito. Kung nakikita nyo naman, dalawa na yung island natin. So meron pa tayong tig-isa pa dito. Dahil meron pa tig-isa pa dyan, gagawa pa tayo ng mga islands dito sa may house natin. Siguro dito natin ilalagay yung farm natin, tapos dito yung mob spawner or yung mob grinder. Hindi ko pa alam, bahala na. Pero yung mga farm na yon or yung mga ganitong klase ng mga islands, ita timelapse ko na lang, or siguro gagawin ko na lang siya off cam para hindi nyo na makikita palagi, kasi napakadali lang naman gawin na ito. Kung nakikita nyo naman, sobrang dali lang nung circle na yan. Kailangan ko lang talaga ng cobblestone. At ipapangako ko sa inyo, mga kabarkada, hindi po ako mag-AFK. Gusto ko lang sabihin, mga kabarkada, na habang wala pa yung Kada Craft, hintayin nyo lang siya, kasi palagi ko naman siyang ginagawa. Lagi naman ako nasa Kada Craft server. Mawawala lang ako sa Kada Craft server kapag nandito ako sa mga ganitong series natin. Kasi habang wala pang Kada Craft, at kung nakikita nyo hindi Kada Craft yung ina-upload ko, ibig sabihin ginagawa ko pa lang siya. Halimbawa, nag-upload ako ng Skydrops, ngayon ginagawa ko pa lang yung Kada Craft. So pagkatapos kay record tong Skydrops, pupunta ako sa Kada Craft para mag-record. Pero syempre, hindi naman ako isang araw lang nag-recording sa Kada Craft, kaya maraming araw ang kailangan ko. Pero dito sa Skydrops, kaya ko mag-record ng isang araw. Pero yun nga, mga kabarkada, kung nakikita nyo naman, marami na tayong items dito at meron na tayong end portal. At meron din mga nag-comment sa inyo na, Kuya Sly, kunin nyo yung mga ano na to, mga ores, etong mga blocks na to. Kahit hindi mo pa siya gagamitin, gawin mong beacon. Sabi ko, o nga no, kasi nasa isip kong beacon, yung beacon na pyramid ka agad, hindi yung parang maliit pa lang na beacon. Asan yung mga ano ko, ores ko? Nawala yung mga ores ko. So, pwede na tayo actually gumawa ng gold block. Tapos, pwede na tayong gumawa ng ating beacon. Kulang na lang tayo ng isang piraso. Siguro meron naman dito. Ayun o, meron dyan o. Meron pa ba isang gold dyan para hindi ko nagagamitin? Ayun o. So, pwede tayong gumawa ng 3x3 dito, tapos lalagay na natin yung beacon, o, diba? Diba? Oh, diba? Tapos pwede natin lagyan yan ng haste para medyo bumilis-bilis naman yung mining natin kahit wala tayong enchantment table. Oh, diba? Oh, nga, no, hindi ko na-realize yun habang ginagawa natin yung let's play na to. Ano pa mga binigay nyo sa amin? Bigyan tayo emerald. Actually, pwede rin naman yung emerald na lang gamitin natin para sa beacon. Pero okay na rin yan. So, kukunin ko lang lahat ng mga mahalaga. Tapos yung ibang hindi pa mahalaga, pwede na natin itapon or pwede na natin itago. Siguro, ito kailangan ko itong mga ender chest. Ang ginagawa ko sa ender chest, piniplace ko siyang ganyan, tapos sinisira ko na lang siya. Kasi napakabilis niyang sirain, tapos walong obsidian na yung makukuha natin. Diba, isipin mo kung imamine mo yung obsidian na yan ng mano-mano, napakatagal. Pero kung ender chest lang yung imamine mo, tingnan mo, bibigyan ka na kagad niya ng 24. So isa nga sa mga gagawin natin, mga kabarkada, ay gagawin na mismo natin yung ating ano tawag dito, asan na yun, ano, asan ba yung mga ores? Yun nga, isa sa mga bala kong, mga kabarkada, gawin na natin yung bahay natin dito para mailagay na natin yung enchantment table, mailipat natin ang bahagi atong farm natin para mas marami tayong mafa-farm or mas marami tayong makukuha. Meron naman na tayong bookshelf dito na 5.
siguro kailangan pa natin ng konti pa para medyo matastas naman na yung level natin. At siguro, tatry ko din ngayong episode na gawin yung mob farm. Hindi ko alam kung magagawa natin siya this episode, pero sana magawa natin. Pero yun nga mga kabarkada, gagawin na natin yung bahay natin ngayon. Pero matutulog lang muna ako para medyo umaga, para hindi maraming mobs. So yung bala ko na bahay mga kabarkada, sobrang dali lang. Kamukha niya lang yung bahay natin doon sa may Vilkadahan, yung mga bahay na villager, ganun yung gagawin natin. Sobrang dali lang nun, ano ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 7 dapat. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o diba napakadali lang. Ganyan na yung mismong bahay natin. So para siyang ano ba tawag doon? Yung tawag ng ibang mga YouTuber doon, townhouse ba? Yun yung parang tawag doon. Pero yung townhouse kasi di ba magkakadikit ng mga bahay yun. Ito kasi isang pirasong bahay lang naman gagawin natin. Isang malaking bahay na dito natin ilalagay yung mga mahalagang items natin na kailangan natin sa mga future episodes. At isa sa mga island na gagawin nga natin niya yung End Portal Island. So hindi ko alam kung matetexture ko to. Siguro itatry natin i-texture to kasi marami naman tayong random na blocks doon. At sana magamit natin lahat yun. So, isa sa mga kailangan kong gawin ay wala nga pala ako ilitra. Kala ko may ilitra ako. So, kailangan ko ng mga spruce stairs. Kailangan ko ng maraming spruce wood. Kailangan ko ng slabs. Kailangan ko din ng trapdoor. Tsaka ng slabs. So, ayan. Diba? Kompleto na kaagad. So, ito yung magiging pintuan natin. Kung nakikita nyo naman. Tapos, maglalagay tayo dito ng mga foundation. Yan yung mga magiging parang bubuhat ng ating bahay. So, parang masyadong malaki yata itong bahay na ginawa ko. So, siguro babawasan ko siya ng isa pang wall. Buwasan natin ang wall to para maging symmetrical siya. Pero yun yung mga kabarkada, sana nakasubscribe na kayo sa isa kong channel mga kabarkada kasi maglalaro ako ng scrap mechanic doon. Panigurado mo, mas mapapadalas yung pag-upload ko ng scrap mechanic. Kung gusto nyo makakita akong gumawa ng mga bagay-bagay na parang redstone, magsubscribe na kayo sa isa kong channel. Andyan na rin yung link sa baba or isearch nyo na lang yung Jolly Sly. Mag-upload ako dyan ng mga random content mga kabarkada. At dito sa channel na to, ifufulfill ko yung promise ko simula pa nung una ko pang pag-YouTube dito mga kabarkada na hanggat maaari, Minecraft lang yung i-upload ko. So 3 weeks na tayong puro Minecraft lang yung i-upload at sana hindi magbago yung magulo kong isip. Kasi napakagulo ko minsan, gusto ko mag-upload ng ibang laro. Pero susubukan kong palaguin yung isa nating channel, so mag-subscribe na kayo doon at maglalaro ako doon ng mga kakaibang laro. At isa sa mga lalaroin ko ngayon, scrap mechanic. At napakaganda nung laro na yung mga kabarkada, kaya pumunta na kayo doon at panoorin nyo na yung scrap mechanic. Pero yun nga, wala na tayong wood, so magpuputol ako ng mga puno, tapos babalik na lang ako sa inyo mga kabarkada kapag may progress na tayo dito. Pero yun nga, mag-subscribe na kayo sa isa kong channel, panigurado meron na ako upload ng scrap mechanic doon, at maglalaro ako ng survival nun mga kabarkada. Pero babalik na lang ako sa inyo kapag meron na tayong progress dito. Let's go! So ito yung magiging base ng bahay natin, tapos lalagyan na lang natin siya ng bubong. Tapos dito sa gilid siguro naisip ko gawin tong farm, potato farm. Dito natin ilalagay yung mga potatoes natin. Pati sa kabila gagawin din natin to para symmetrical siya. Maglalagay din tayo ng dirt dito sa kabila, tapos kokoveran na lang natin to ng trapdoors. So meron na tayong 7 bookshelf, pero kulang pa rin yan panigurado. Pero ito na yung bahay natin mga kabarkada kung nakikita nyo naman. At ang bookshelf natin ay ilalagay natin siya dito kasama ang kanyang mga libro. Bookshelf, ito yung enchantment table. Ba't bookshelf yung tinawag ko dyan? Ayan yung enchantment table natin, so itatabi natin siya dyan. Dapat pala hindi ko nilagay ito dito, oh my goodness. Pero ito na yung bahay natin mga kabarkada. Ililipat ko na yung mga gamit natin dito para hindi na masyadong masikip dito sa may gitna. Kung nakikita nyo na, sobrang sikip dito. Napakadaming items. Pati itong ating beacon, ililipat na natin para mas magamit natin yung beacon kasi ililipat din natin yung cobblestone generator natin doon. Masisira ko ba ito kahit walang silk touch? Alam ko masisira ako pa din. Ayun, okay. Nasisira ako pa rin kahit walang silk touch. So, pwede na natin ilagay dito yung ating beacon. So medyo sisikip din dito, pero at least meron na silang permanenteng lugar na hindi na sila pwede galawin kung nakikita nyo naman. Tapos dito naman natin ilalagay yung ating cobblestone generator. So siguro try ko pang i-atras to ng konti. Siguro dito ko siya ilalagay para medyo space efficient tayo. At kung nakikita nyo naman, meron na tayong potato farm dito. Pero kulang pa rin tayo ng dirt para sa may iba pang mga parts ng potato farm na to. At isa pa sa napapansin ko mga kabarkada, wala tayong mga animals dito. Sabi ko, bakit wala nag-spawn na animals? At the same time, bakit wala pa tayong spawn egg? Wala pa silang binibigay na spawn egg. Sobrang rare ng spawn egg para ibigay sa atin. Kailangan natin gumawa ng isa pang island. Ito, sinisimulan ko na siya. Kung nakikita nyo naman, kailangan natin gumawa ng isa pang island para naman sa mga hayop. So magkaano tayo dito
dito ng mga grass. Magkakalat tayo ng grass dito, pero wala pa tayong grass. Kung nakikita nyo naman, sobrang ano pa rin, madami pa rin yung hindi masyadong binibigay. Ito sobrang common ng purple block na lagi ko nalang tinatapon. Kung nakikita nyo naman, puno na naman. Kakalinis ko lang nito. At buti naman itong chest na to, hindi pa siya puno. Ito lang yung puno. Ayan, mismo ngayon. May bookshelf pa dito. Tingnan mo, marami pa tayong mapakinabangan dito. At hindi ganun kabilis matapos tong laro na to. Actually, marami na ako nag-gather na redstone. Asa na yung redstone block natin dito? Marami ako redstone block eh. So, makakagawa tayo ng item sorter possibly. Kailangan ko lang ng mga ores. Kasi, tingnan mo, nangungulekta na ako ng ores. At magpapa-level 13 na rin ako. So, malapit na tayong makakuha ng redstone, mga kabarkado, mga redstone contraption. Malapit na yan. So, gagawin ko lang tong island na to. Try ko pang gumawa ng isa pang island dito. Tapos, ililipat natin tong ating cobblestone generator dun sa may taas para magsama-sama na talaga lahat. Siyempre, lalagyan din natin ng walls to para hindi tayo malaglag. Alam mo naman, kailangan safe pa din tayo kahit nandito tayo sa mga islands kasi kapag nalaglag tayo, wala na naman akong items. So, lalagyan natin ng walls din to mga islands. Tapos, gagawa pa ako ng isa pang island at magko-collect naman tayo ng dirt. So, kunin ko na lahat ng ores natin dito. Ito, ano laman ito? Wala pa lang laman ito eh. Tapos ililipat na natin siya dito sa bahay. Dahil dito sa bahay, napakadami nating storage system kung nakikita nyo naman. Ilalagay natin lahat ng ores dito para mas madali natin sila mahanap at hindi na tayo mag-iikot na mag-iikot kung nasa nakalagay. So, mas maraming barrels, mas marami tayong pagpipilian kung saan natin siya ilalagay. Kung nakikita nyo naman, mas makakasave tayo ng time kaysa yung maghahanap tayo. Titingnan natin isa-isa ng block kung meron ba dito. Mas maganda yung meron talaga sila ang specific area na lalagyanan para mas madali natin siya mahanap. Basta tama lang yung pagkakategorize natin, madali natin siya mahanap. Pero wala pa akong signs, so hindi ko alam kung nasaan yung iba pa natin mga gamit. So ang susunod naman natin na gagawin mga kabarkada, itong island na to, gagawa tayo ng isa pang island pero lahat ng blocks na to. So isang block lang or siguro bahala na, sige, lagay na natin lahat yan. Pero dapat magiging random yung itsura niya. Dapat lahat ng blocks, gravel yun, di ba? Nalaglag yung gravel, sayang naman. So lahat ng items na ilalagay nung ating ano na yan, itong ating, ano tawag dito? Itong nilalaglag niya, ilalagay din natin. So itatabi ko lang muna to. Lalagay na natin yung mga blocks na nilalaglag niya. Sige, kunin na natin lahat yan. Lahat ng pwede i-place, kunin na natin. So i-place natin yan, tas gagawa tayo ng isang malaking island. Pero yung mga gold na to, sige, sama na rin natin yan. Mababalik din naman yan eh. So, ito pwede pa i-place to. Ito, hindi, malalaglag to. Ito, hindi to full block. So, aim natin puro full block lang yung ipi-place natin. Okay, so try natin to. So, paano ko nga pala ulit ginawa to? Pagkatapos ng 8, magiging 5 yon, tapos magiging 7. Okay, so pagkatapos ng 8, magiging 5. So, kailangan ko pa dito sa kabilang gilid. Ayan. Tapos gagawing 7 to. So, ilalagay natin yan dyan. Napi-place ba itong pumpkin? Hindi napi-place to. Kailangan may block sa ilalim. So, laglag ka na. Bye-bye. Tapos, lalagay, hindi full block ang chest. Tapon na natin yan. Dapat puro full block ang gagamitin natin. Gagawa tayo ng isang malaking island dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Tapos, ang weird tingnan nito. Ito, lagay natin itong diamond sa gitna. Panis. Ewan ko, ito pumasok sa isip ko to kasi random naman yung mga items. So, magandang idea na gawing island siya mismo kasi puro random lang naman binibigay. Ito, ice. Ano ba yan? Dumudulas tayo. So, kailangan natin dito ng dial 7 na to, dapat 3 naman to. So, wag natin pagtabihin yung dalawang ice. Dapat 3. So, gawa muna tayo ng layout. Tapos, dapat dito 2. Tama ba? Oo, tama. 2, tapos dapat magiging 1. Tingnan natin kung makakagawa ko ng isang buong island gamit yung mga random items na to. Tapos, gagawin natin tong, ano na ba? 2, 1, 1. Tapos, gagawin natin tong 2. Tapos, tatry natin gumawa ng 3. So, dahil nakakadalawa na tayo dito, tatlo na yung susunod. So, 7 na ang susunod. Gravel to, hindi naman to napi-place eh. Nalalaglag lang yun eh. At syempre, kung nakikita nyo naman mga kabarkada, ang ganda ng Aurora Borealis. At kung nakikita nyo dito, meron na tayong mga potatoes na tumutubo naman siya. At kung nakikita nyo, ito na ang ating primary na
food dito. Para sa hindi nakakaalam nung baked potato, yung history kasi nun, meron kasi kaming Skyblock nila Maki, tsaka ni Star Sears. Kami talaga yung mga una na nagko-collab kasi magkakaibigan naman talaga kami. So, yung una naming Skyblock yun, makapanood nyo pa rin yung sa mga channel namin. Pero yun nga, hindi na siya natuloy dahil nga kay Star Sear. Comment kayo sa kanya. De joke lang. Binabalak namin na ituloy yun, hindi lang namin alam kung kailan pa. Pero yun nga, yung baked potato kasi na yun, yun yung mga madalas namin kinakain sa Skyblock series namin. So, yun lang yung naging parang kailangan namin ng baked potato. So, napapakanta kami ng kailangan namin ng baked potato, baked potato, ganun. Tapos, ayan, ginawa ni Maki ng kanta, tapos ginawan ko ng animation. Eh, kay Starseer talaga nang galing yung tono na yun, kaya naging baked potato talaga na kanta. So, kung hindi nyo pa alam yung kanta na yun, andyan yung link sa baba or panoorin nyo itong saglit lang na to. Baked potato, baked Ayan, kung gusto mo panoorin ang buo yan mga kabarkada, pumunta ka sa channel ko or isearch mo na lang yung Baked Potato by Maki and Sly the Miner and Starseer. Bosses ni Starseer yun ha, kung hindi nyo alam. So yung chorus plot, hindi naman to natatanim. Okay, tsaka yung chest, itapon na natin yan. Siyempre, gagawa tayo ng mga ano, full block lang. Kahit may ano dyan, may ice, okay na rin yan. 4, 5, 6, 7. Tapos, gagawa na tayo ng 3 ulit. So tingnan natin kung saan papunta to mga kabarkada. Let's go! Diamond ore, hay bale, gold ore, ice, block of iron, and stone brick, white terracotta, sandstone, and stone brick, beehive, prismarine, lazuli ore, birch log. White concrete, sandstone, red sandstone, block of iron, quartz, terracotta, bookshelf, nalusaw yung ice, emerald ore, diamond ore, white concrete, polished andesite, emerald ore, mossy cobblestone, soul sand, gold block, block of coal, diamond block, spruce log, 1, 2, 3, beehive, diamond block, purple block, white wool. So ayan mga kabarkada, malapit na tayo matapos. Kung nakikita nyo naman, lahat ng block na ibigay sa akin, ilalagay ko na lang dyan kumpara sa mga bagay na hindi malagay tulad ng pumpkin na yon. So kung nakikita nyo, malapit na tayo matapos. Sa 1/4 na lang yung kulang natin. Pero meron ako isang pagkakamaling nagawa dito mga kabarkada, at inis na inis ako nung nagawa ko yun. Nalagyan ko ng end portal frame. Tapos pag naglakad ka dyan, lulubog ka. Ayan, nakakasar. Eh hindi naman to pwede sirain kasi hindi yan nasisira oh. Hindi nasisira ng pickaxe yan. Hindi mo pwede sirain yan. So naisip ko, what if dito ko na lang ilagay itong portal? Kasi diba 3 lang naman dito, 3 lang dito. So magiging sakto siya. Pag-iisipan ko yun, try natin. Actually madali lang naman solusyonan yan kasi portal na lang ilalagay dyan. Tanggal na yung pagiging pangit ng itsura na yan. Kasi malapit na siya sa gitna eh. Kung titingnan mo, malapit na to sa gitna. Ito na yung gitna. Tapos yung gitna naman itong ating area, ito naman. So malapit na siya. Ito na siya, oo. So try kong gawing portal na talaga to. Di ko alam kung kompleto na ba tayo ng portal, so sirain ko yan. So meron na tayo ditong 10 or meron na tayong 11, sakto na pala. So kung nakikita nyo, naka-label na sila mga kabarkada. Makikita mo dito yung mga wood, yung mga stones, yung mga nether items, yung mga redstone, yung mga actually, dali na rin natin to para makapunta na tayo sa nether. Titignan lang natin. Hindi naman pupunta tayo ngayong episode. Siyempre next episode na yun. Pero gagawin na natin siya ngayon. So pwede na tayong maglagay ng nether portal dito. Ilagay na lang natin siya dito sa gitna. So siguro dito natin siya ilalagay. So ayan. Tapos mga medyo malaki-laking portal to. Kailangan pa rin talaga na ano, symmetrical tayo. So kulang pa ako ng obsidian. Kukuha na lang ulit ako. Tapos sisirain natin to kasi ito yung gitna. So pwede akong maglagay dito ng 2. Tapos pwede naman ako maglagay dito sa may gilid kasi ito yung gitna ng portal. Ay, tama ba? Ay, hindi. Ito yung gitna. So, ito yung gitna. Oh my goodness. So, bahala na. Pwede na rin yan. Basta maging gitna siya. So, ganyan. Tapos dito, sisirain din natin ito. Sayang yung mga blocks na to. Hindi ko makuha. So, sisirain ko din to. Tsaka yung mga nasa gitna na to. Ito mga nasa gitna. So, dito na yung portal natin ng end. O, diba? Teka, tingnan natin kung makukuha ko pa itong diamonds. Sayang eh. Whoop! Wala na, nalagnag na. Whoop! Wala na, nalagnag na rin. Wala na natira. So, pwede natin ilagay dito yung mga end portal frame.
Kung nakikita nyo naman, at ang kulang na lang natin, baka malaglag ako dito. Yung dire-diretso ko dito sa ano, sa Nether portal, tapos bigla ako nalaglag dito. So, tatapusin ko na lang tong 1/4 na tong natitira na tong mga kabarkada. Tapos try natin buksan tong Nether portal. Ayan, konti na lang. Sige, lalagay ko na lang to. Okay? Tapos sisindihan na natin. Boom! Okay, meron na tayong Nether portal, meron na tayong End portal, pero dito ko natatapusin yung episode, mga kabarkada. Maraming maraming salamat sa panonood nyo at sana nag-enjoy kayo sa ating Skydrop series. Panoorin mo na yung episode 1 kung hindi mo pa napapanood. Pero yun lang naman para sa araw ito, mga kabarkada, at hanggang sa muli. Good bye! Bye-bye!